ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Aquina de Leon, katingista ng Santo Cristo Parish, Siling Bata, Manila. Ako po ay nagagalak at isa ako sa napili na magbahagi ng pagninilay at karanasan para sa pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita po ay hango kay San Lucas, Kabanata 20, Talata 27 hanggang 40, o ang katanungan ukol sa muling pagkabuhay. Ang nakaantig po sa akin sa pagbasang ito ay ang talata o ang kwento ng pitong magkakapatid na lalaki na lahat sila ay isa-isang napangasawa ng babae, subalit namatay din lahat na walang anak. At sa huli, namatay naman ang babae. Ang tanong ay, sino sa magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babae sa muling pagkabuhay? Sa akin pong karanasan, ako po ay nakapag-asawa ng balo. Ikinasal naman po kami sa simbahan. May dalawa po siyang anak at kami naman ay biniyayaan ng dalawang anak. Naging maayos naman po ang aming pagsasama sa loob ng 9 taon. Subalit isang araw, ninawian po siya ng buhay. Biglaan po ito, natulog lamang po siya at di na gumising. Marami pong naging katanungan sa akin noon. Isa na nga po dito ang, bakit po ganoon? Talaga po bang sila ang magkapalaran? Dahil maging sa kamatayan at sa kabilang buhay, ay tila sila pa rin ang magkasama. May ingit po o selos, ano? Hindi pa po ako katigista ng mga panahon yon sa luma kong buhay. At ako po ay nagtanong sa aming kura paroko upon dito. At ako naman po ay naging panatag sa kanyang mga tugon sa akin. Sabi ni Father, sa langit ay wala ng pag-aasawa. Tayong lahat, pagdating doon, ay magkakapatid na. Totoong dito sa lupa, ang pag-aasawa ay isa sa kakikitaan ng tunay na pag-ibig. Pero kahit sinong mag-asawa ang ating tanungin, ay walang perpektong pag-ibig dito. Doon sa langit, doon matatagpuan sa kabilang buhay, ang tunay na saya na nanggagaling sa bukal ng saya. Ito kasi ang pag-ibig na buhat sa mismong pag-ibig. Sabi pa ni Father, kung tayo ay karapat-dapat na mapabilang sa muling pagkabuhay, tayo ay matutulad sa mga anghel sa kalangitan. Bilang mag-asawa, mananagutan po natin ang isa't isa at ako ay nag-alala dahil naging makabuluhan ba ang buhay ng aking asawa dito sa lupa? Gayong alam ko naman na mayroon siyang pagkakasala at pagkukulang din. Kaya sabi ni Father, tanging ang kapangyarihan ng panalangin ang maaaring makatulong sa kanya at sa mga mahal natin na yumao. Napakahalaga ng panalangin para sa kanila upang kung sila man ay nasa estado ng pagdadalisay o paglilis, ay maaaring mapabilis na mahango sila patungo sa langit. Kaya't lagi natin silang isasama sa ating mga panalangin at ito ay makakatulong sa kanila, lalo na sa mga intensyon sa banal na misa. Nung pumanaw po ang aking asawa, ako ay nagsikap na mas mapalapit sa ating Panginoon. Bukod sa pagdalo sa regular na misa kong linggo, ako po ay dumadalo din sa mga gawain pang simbahan. Nagsimula din po ako na mapabilang sa mga samahang pang simbahan, katulad ng Pasko. At sa pagiging Pasko, naging hamon po ito sa akin ngayon na magsikap at magbiting makagawa man lamang ng kahit mumunting kabutihan sa araw-araw.
at mas mapalalim pa ang aking ugnayan sa Diyos sa patuloy na pag-aaral at pakikinig ng Kanyang salita at magsikap na maibahagi ito una sa aking pamilya, sa aking kapwa at sa mga batang aking tuturuan. Sapagkat anuman ang gawin natin dito sa lupa, mabuti man o masama, ay may saysay sa pagkabuhay na walang hanggan sa kabila. Sa pagtatalaga, kaya't mainam na narito pa lamang tayo sa lupa, magandang tingnan natin ang ating sariling buhay, kung ano-ano ang mga bagay at sino-sino ang mga taong nagbibigay sa atin ng saya at pag-ibig. Dahil hindi man perpekto ang buhay dito sa lupa, ito ay nagsisilbing paalala sa atin na hindi nagwawakas ang lahat sa kamatayan. Ang Diyos, tulad ni Jesus, na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, tayo rin ay may inaasahan na mas higit na inilaan sa atin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng Diyos ng mga patay. Amen.